Ayan mga kabraso, makakatatlo rin siguro si mama. Galing magbalanse ni mama, pinaghalo-halo niya yung ano para maging sakto. Excuse me. Ito kasi, ito na lang daw yung ulam namin. Ito, sarap kasing sinabawan to. Ito, tawagin dito, halimusan. Magandang gabi po mga kabraso. Rarating ko lang po galing mga pananghipon. Tsaka, ayun, di natin nakuhaan doon kasi wala akong kasama. Walang hawak ng camera. Ayun, kararating ko lang. Dami kong kagat. Kagat ng lamok. Ito nga pala yung nahuli ko. Yung mga nakuha natin. Ayun, kulit ng tuta. Diyan! Bawal sa'yo yan. Hihit mo na. Ipon pasaway ka. Don. Don. Liksi. Don. Tago. 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 Ah, labas ka. Yung mga nakuha natin. Ay. Ma? Hop. Mag-isa lang akong nangapa dun. Wala yung mga ibang nangangapa. Ayan. Meron din tayong nahuling hito. Dalawang hito. Mga good size. Mawal. Ayan. Hindi pa ganong good size yung mga hipon natin ngayon. Pero yung iba, okay na. Ayun na naman ma. Alabas na naman yung makulit. Tinanggalan ko na to ng ano nila. Daming pang ulam. Hindi pang makapagbinta dito sa hipon. Na ano rin sana ako kasi kumuha ng ganitong content kasi yung hindi man natin nakuhaan dun sa yung actual na ano. Pero nanginayang din ako. Wala ako kasing anong content ngayon. Alam nyo mga kabraso, yung huli nating in-upload ngayon, yung mukbang. Eh, nung ano pa yon, di pa magpipesta sa amin. Talagang, yun, nahirapan ako sa pag-upload. Lit-upload talaga yung, hindi lang basta lit, lit na lit. Inabot na siguro ako ng isang linggo doon, bago na, ano, upload. Kasi yung pesta sa amin, 1920. Iyon, di pa magpipesta. Ano pa lang, kung baga, tatlong araw pa bago magpesta. Nung ginawa yung video na yon. Kaya, ipagpaumanhin nyo kahit sa ganito, eh, ano tayo, total, ganito naman yung, kung baga, pinapakita lang natin kung ano yung mga ginagawa natin sa araw-araw. Ito, yung hanap buhay natin. Simpleng pamumuhay. Ayun. Kaya yung mga nagpa-shoutout dun sa ano, wala tayong shoutout dun sa ano na yun. Kasi matagal nang nakasalang talaga yun. Hindi lang matuluyang ano. Nahirapan. Mahirap yung connection. Tsaka basta ganun mahirap. Mahirap na mahirap. Pero ito masarap ito. Ay, dami kong kagat mga kabraso. Binakbakan ako ng mga ano, yung maliliit na lamok, tagnok kung tawagin, pati yung ano, pikot. Alam niyo yung pikot? Baka ibang pikot yung iniisip niyo. Yung pikot meron dito, yung parang langaw na malaki. Tapos, di ko na malayan, dumapo sa akin, kumagat, ang sakit. Masakit na makati pa naman yung bumubukol agad yung kagat niya. Grabe yung ano na yun, insekto. Noong kadalasang kinakagat nila yung mga ano, kalabaw, ganun, madapo dun. Kalabaw siguro tingin sa akin kasi nakalublob ako sa tubig. Nayupak. Eh, ito na si mama. Magano si mama ng pangbinta.
Na yung mga kabrasa ito, kung mapapansin nyo yung bunganga ng hitong ito, ayan o, tabingi, pingas. Ilang dalawang buwan na nakakaraan, may tinaga ako sa area na yon na hito. Ito na, sure ako, ito yon. Gumaling na siya. Di ko kasi nahuli. Di ko nahuli nung time na yon. Nabawasan ko lang yung biguti niya at saka yung nguso. Ang kulit naman nito. Ngayon, nadali ko na siya. Ito na yung pili ni Mama. Dalawa lang siguro, Ma. Ha? Ha? Yun na. Bakit? Ito na lang pang ulam natin. Ayaw mo daw siyang palabasin. Kulit mo kasi, di ka pwede sa hipon. Masisira balat mo. Nagmamaksipil ka. Galit siya. Lalapit. Ay, pagkain naman siya dun sa gilid. Ayan, makakaisang plato na si Mama. Bali, yung ano nito mga kabraso, pag naanon niya yan, yung pagbibilang. 50 pesos lang. Bali, di pa yan tapos. 50 lang yung ganyan. Malis tayo kanina mga kabraso, ano na, alas 4. Yun. Alas 4, tapos nakauwi tayo ng mag-alas 6. Mga pangalawang plato. Ito na po yung 50. Ito. 50 pesos. Sayang at di natin na kuhaan yung ganun pa rin yung ispat na pinagkakapaan natin mga kabraso, yung hanggang ano lang yung tubig, hanggang dito ko lang yun, kung medyo lumalim man hanggang tuhod ganun. Hibas kasi ngayon, hibas sa ano lang to, sapa dun. Yung, hindi ako nakakapa ngayon nung yung malalaking hipon, yung mga tiger shrimp, wala, hindi ako nakadali. Ando na si Mama. Ayun po, antayin na lang natin si Mama. Yung isa na agad-agad na ano dito. Sabi ko, sige, daan mo na lang ma yung isa dito sa kapitbahay natin. Yun, yung isa lang para yung dalawa dun sa kapatid ko. Kulangin pa yun dun kasi dun sa bayaw ko, yun, may mga umuwi din dun galing Maynila. Ako, di na makakarating yan doon. Kulang. Ano na kasi ako nagising eh. Last 4. Napasarap yung tulog kanina. Sa kubo ni Dr. T. Kaya yung hibas, pagkagising natin, hibas na pala. Tsaka na problema ako kanina. Wala akong pwedeng mapaglagyan kasi yung ginagamit natin yung sibot, tawagin yung lambat na ginagamit natin, lalagyan ng ano, hipon, ay nadala ng piyesta, nadala ng kapatid ko. Walang paglagyan yung bring home niya. Yung karne ba na, konting ano. Yun yung pinaglagyan. Kaya problema ko, wala akong nang paglagyan. Sinira ko mga kabraso yung ano ko, yung ginagamit kong para sa pag-iilaw, yung tawagin, sikpaw, yung pangsaklob. Ito yun. Ayan. Pinutol ko. Pinutol ko to. Yun, yung tinanggal natin. Yung pinakailalim niya, yung green. Wala kasi akong mapaglagyan. Ngayon, pag-season na naman ng pag-iilaw ng hipon, ikakabit ko na naman yun. Kaya gawa na lang tayong bago. Ganyan lang po kasimple yung ano natin dito. Klase ng pamumuhay natin sa pangulam,
Yun. Kapag matyaga lang tayo, marami tayong makukuha pang ulam. Meron na kahit yung mga shell, ganyan, mga pulot-pulot, o kaya yung kahit sa pagsisid, ay makukuha tayong ganyan. Lalo na pag malaki yung ano, low tide. Kasi dito napakalawak pag naglo-low tide. Yun. Kwanto sawa ka sa pag-ano ng mga shell, iba't ibang klase. Dito na si Mama. Dito na. Napakabilis. Yun lang, hinatid lang. Ito na mga kabraso yung kinita natin sa ano, yung pangangapa natin. Ayun. Meron tayong kumbaga pambili ng sangkap para sa pagluluto. Yun. Nakapagano tayo, may ulam pa. May saglit lang yun. Ayos na rin. Kahit pa paano. Ngayon, si Mama na naman yung in charge sa paglilinis ng yung itatola natin yung hito. Taba. Mga kabraso, ang tataba nila. Ayan po mga kabraso, nakaligo na po tayo at saka naisalang na rin ni Mama yung tinola natin. Ayan. Kasasalang pa lang po. Bali, yung ginawa po nating luto ay rekta na. Ay, ayan, gumagalaw-galaw pa, oh. Talagang preskong-presko. Inano na yan. Gumagalaw pa yung hito. Simpleng tinula lang po yan. Si Mama ang cook ngayon. Liksi! Ano? Tagal pa maluto? Bibo. Magkakapagsabaw na naman to. Gustong-gusto niya yung kanin na may sabaw. Kulit eh. So, tumira ng hipon, bawal sa kanya yon. Yan yung nakakapagpagalis sa ano aso. Kulit. Halika dito, kulit. Yan na to si Lixi. Masyado kang maharot. Doon ka, doon ka. Dali, dali, doon. Doon. Ang lakas ng apoy natin. Masyado tayong maano sa gas. Maubos agad yung shilin natin. Shilin siyong. Ang silensyong, oh. Unang kulo. Natapon yung sabaw. Ayan po. Luya lang po at saka dilaw yung sangkap natin dyan. Dahon ng dilaw at saka luya. Kakunti lang din yung sabaw niya. Nilagay na rin ni Mama yung ilang pirasong hipon tsaka yung dahon ng dilaw natin. Aroma, yung pampabango.
mainit. Ah, medyo maanghang sa ano yan, ang luya. Nga pala mga kabraso, yung ano natin, ay meron po tayo ditong toyo. Ito lagi yung inaano ko, hindi to maalat na pagkatoyo, si mama lang gumawa nito. Crispy. Meron pa ditong inihaw na tamban, tsaka may ulam pa rin dito. Ito yung ano pa ng piyesta yan, yung lechon paksiw. Ayan, pinatuyo na ni mama. Talagang nasunog na ata yung ilalim. Tsaka meron pa po tayong adobo. Tumitigas na rin kasi init lang ng init. Hindi man po kami nagkatay ng baboy ng ano, piyesta. Kasi yun, umano lang po ako sa pagkatay. Bali, doon sa isa kong kapatid, nagpabinyag kasi sila, arekta na, kasi piyesta. Nagkatay ng isa, yun. Ako rin nag-ano doon sa pagkatay, tumulong. Dito naman sa isa kong kapatid din, sa katabing bahay namin, sila yung naglitson, ako rin yung nagkatay. Kaya yun, ilang bumili lang ng ilang kilo, tapos siyempre matik na yon mindset, binigyan tayo ng kaya yun, may ano pa rin tayo. Ano na, bali tatlong araw na ata, ano na, ay 24 na ngayon, tapat na, apat na araw makalipas yung pista natin. Yun po mga kabraso, luto na yung ano natin, tinula. Po natin yung unang-una, yung ulo. Yung ano natin dyan. Ngayon, kasi isa kong kapatid dyan, tapos na daw silang kumain. Tinanong kung gusto ng ano natin, tinola. Eh, tapos na daw. Kaya, matitira dito yung dalawang buntot. Para sa ano na lang din, almusal. Eh, dalawa lang kami dito ni mama. Kaya, ito. Yung ulam natin ngayon. Ayan, nakahanda na po mga kabraso. Kain na po tayo. Tig isa kami ng ulo ni mama. Ito sa akin. Ay, mas malaki yung kay mama. Ma, tara na. Nag-init na naman siya ng adobo. Init-init siya. Hindi naman mahilig kumain ng karne. Kulang taga-kain. Ayan po, kain na po tayo. Bali po, hindi na natin maano nito kasi wala rin hawak sa camera. Unang subo po para sa inyo mga kabraso. Ito po yung ano natin. Lasang natural. Damang-dama natin yung lasa at sarap ng isda, yung taba niya. Lumalabas yung tunay na lasa sa simpleng sangkap na nilagay natin. Aroma na dilaw tsaka luya. Ayos. Maraming salamat po sa panonood. Adiin mo, ma. Ay, nako. Adi. Ito? Oo. Sige. Mm.
Agda na. Hi, kain tayo. Kain po tayo.